Inihiyag ng Bureau of Internal Revenue na nagpadala sila ng demand letter noong nakaraang taon sa pamilya na namayapang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. hinggil sa sinasabing utang nila sa buwis na umaabot sa 203.819 billion pesos. Ang pahayag ay naugat matapos igiit ng Aksyon Demokratiko, ang partido ni Presidential Candidate Isko Moreno na bayaran ng pamilya Marcos ang kanilang utang sa buwis. Estate tax ang sinasabing utang ng mga Marcos. Ngunit sa paliwanag ng political analyst na si Professor Antonio Contreras, lalabas na mayorya raw ng mga ari-arian ng mga Marcos ay hindi ill-gotten. Narito naman ang paliwanag ng isang eksperto sa issue. Tama po yun, sapagkat meron po tayong provision ng forfeiture sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano pong ibig sabihin ng forfeiture? Ibig pong sabihin noon na yung mga ari-arian na mapapatunayan na ill-gotten wealth, ibig sabihin ay ito po ay sobra-sobra sa lehitimong income o kita ng isang public official ay kukunin ng gobyerno. Bakit po kinukuha ng gobyerno ito? Sapagkat under the law po, kung iyan ay mapapatunayan ill-gotten wealth, hindi po pag-aari yan nung tao. Ngayon, kung sinasabi nilang yung mga ari-arian yan ay hindi pag-aari ni dating Pangulong Marcos dahil yan ay bunga ng mga anomalya, ay dapat po finorfeit yan. Bakit po hinayaang manahin ng kanyang mga naulila? Di ni Atty. Topacio na hindi maaaring singilin dito ang First Family. Ay unang-una, liwanagin po natin. Ang estate tax po ay hindi sinisingil doon sa namatay. At ito po ay hindi sinisingil sa property. Ito po ay tax for the privilege of inheriting property. Opo, maliwanag po yan. At yung sinasabi po nilang magbayad ng 203 billion o kung ano mang yung computation nila, ayun po ay maling-mali. Dagdag nito na nagkaroon ng gobyerno ng tax amnesty noong 2017 at sa ilalim nito ang estate tax ng mga nasawi bago ang December 31, 2017 ay wala ng penalty. Kaya kalabisan raw na singilin ng 203 billion pesos ang pamilya Marcos. So yung sinasabi po nilang lumaki na yung 28 billion ba yun o whatever na naging 203 billion ay maaring hindi totoo po yun sapagkat alam nyo, noon lamang pong last year yata ay nag-approve po ng tax amnesty ang House of Representatives na hanggang December 31, 2022 may estate tax amnesty tayo. Sa kapihan sa Manila Bay Forum nitong Miyerkules, sinabi ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. maraming fake news umanong ikinakalat tungkol sa sinasabing ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. There's a lot of fake news involved there. Let's leave it to the lawyers to discuss it, because the so-called facts that they quote are not facts at all. Dean pa ni BBM, walang alam sa kaso ang mga kalaban niya ngayon sa politika. And they are not familiar with the cases, or they choose not to be familiar with the cases. It's in the courts. In my case, whatever the courts order me to do, I will do. Para sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.